ano ba yung courtship talaga? So let's be technical a little bit. So Webster's Dictionary, 9th Collegiate Dictionary. To court daw is to seek the affection of, especially to seek to win a pledge of marriage from. Hindi lang magpa-cute, hindi lang magpa-nice, merong goal. Makuha ang loob ng isang tao upang magwakas yon sa kasalan. To engage in social activities leading to engagement and eventually marriage. But before we talk about engagement or marriage, let's talk about love. Diba? Spellin nyo nga ang love sa inyong katabi with feelings. Sige na. Spell. With feelings ba yan? Sabi tuloy ng iba, ba't ba naman pinsan ko pa yung naitabi ko? Hindi pa yung nasa banda-banda doon ng konti? Love must be the basis of courtship. Dapat walang ligawan kung walang love. What are the wrong bases of courtship? Kumisan, crush. Ano daw ba yung crush? Siguro naman marami sa inyo, overage na para mag-crush-crush pa. Oh. But crush is an admiration, usually physical. Like, ang ganda ng buhok niya, ang ganda ng labi niya, kwarteng puso, o kung ano man yun. O kaya, ang ganda naman ng mannerism niya pag hinahagis-hagis niya yung buhok niya. Whatever it is. Or looks. Ang babaw. Pero, hindi naman invalid. It's still valid, no? Pero itinatama naman sa edad at sa okasyon yung mga crush na yan. So, courtship should not come only from just crush or from infatuation, which is just a graver case of it, meaning obsessive crush. It should not definitely result from lust. Meron ako narinig, ngayong umaga lang, meron daw isang Kristiyano, sabi daw sa kapwa Kristiyano, ligawan mo yan kasi ang laki ng boobs. Ano ba naman yan? Ang babaw naman, no? Pero meron mga talagang nanliligaw dahil lang sa lust. Hindi dapat lust. Yung or sexual desire, yung konsepto, kaya mo siya nililigawan o kaya ka nagpapaligaw. And it must not be selfish motives kasi gusto mo lang may tagagawa ng thesis. Oh. Dapat meron talagang magandang dahilan. And that must be love. What is love? It's so elusive. Halos lahat ng mga makata, pati scientifico, sumali na rin sa pagbigay ng kahulugan sa love, hindi pa rin mahuli. So we can only attempt at trying to define it, but probably we can never conclusively define it. Well, love usually needs time to grow and to manifest itself, especially to differentiate itself from crush or from infatuation or from dependence. It is so easy to confuse love when you're dependent on a person. Kailan malaman natin ano ba talaga? So, isang mahalagang test para malaman nyo kung kayo'y in love, sino kaya dito mga in love na? Meron bang willing, ready, and able to confess? Sino mga in love na ngayon? Raise your hands. Tinitingnan kayo ng inyong kapartner kung talagang itinataas niyo ang inyong kamay o itinatatuan niyo siya sa publiko. O, di ba, kukonte, yung iba, hypocrite, ganun ba yon? O liars? Wala naman yata dyan ang nanay niyo eh. But what is love? Una, love should be tested para malaman mo kung love talaga yon. Pag nakita niyo lang kaninang umaga dito sa lugar na ito, tapos mamaya inabutan na kayo ng I love you, kayo maniniwala, bola yon. Love needs sharing of time and space. Kailangan may test of time and test of space. Meaning, mahaba-haba na yung panahon. Diba? Nakita nyo na yung lahat ng mga uri ng panahon. Panahon na siya'y masaya, panahon na siya'y malungkot, panahon na kayo magkasama, at panahon na hindi kayo magkasama. Love lessens half-hearted passions and increases great ones. Especially yung absence in love. So, absence lessens half-hearted passions and increases great ones. As the wind puts out the candle and yet stirs up the fire. Pag absent, kung talagang mahal mo, sumisidhi ang pagmamahal. Pero kung konti lang yung pagmamahal, nawawala, nalilimutan, na-face out ka. Di ba? Tulad din ng hangin, kung maliit ang apoy, parang kandila, pag kaya na ihumangin, patay ang kandila. Ganon din na ang pag-ibig, nakakaunti. Pag may absence, patay na. Pero ang malakas na apoy, pag hinanginan mo, lalong umaapoy. Ganon din yung tunay na pag-ibig. Pag wala, lalong sumisidhi. So the test of time is very important. And the test of space. Nakasama mo, hindi mo kasama and all. Love is also refined by balanced exposure. Both to positive and negative traits, desirable and undesirable, strengths and weaknesses. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang taong, I love you, dahil lamang ang bango-bango niya. Naamoy mo na ba yan? Naamoy paksiw? Di po ba?
Hindi mo pwedeng sabihin na mahal kita na lagi ang ganda-ganda niya parang tala sa umaga. E paano kung sa bukot? Nakita niya na. Pwedeng sabihin sa isang taong, I love you, dahil lamang ang bango-bango niya. Naamoy mo na ba yan? Naamoy paksiw. Di po ba? Hindi mo pwedeng sabihin na mahal kita na lagi ang ganda-ganda niya parang tala sa umaga. E paano kung sa bukot? Nakita niyo na ba yan? Kaya kung isan mahalaga din yung nagka-camp eh, nakikita mo rin kung isan anong itsura nito pag bagong gising. Diba? Anong itsura niya pagka nabasa ng ulan, pag nabura ang isang kilay, pag bagong gising. Diba? Anong itsura niya pagka nabasa ng ulan, pag nabura ang isang kilay. Diba ba? Ano ba ito? Kaya lang sa mga camp natin, kasi hindi ko, Ed, hindi mo kasama sa isang cabin yung babae at lalaki, hindi mo alam kung pagkagabi ba walang ngipin, nakababad sa baso. O pagka nangulubot na ba yung mga nguso niyan at mukhang linta ang nguso, sasabihin mo pa rin ba ang I love you? Nakasama mo na ba yung tao nang may pera at walang pera? Nakasama mo na ba siya na kalmado at ligalig? Nakasama mo na ba siyang matagumpay at bigo? Nakita mo na ba siya na masaya at malungkot? Nakita mo na nga ba siya na maayos at hindi maayos? Hanggat hindi mo siya nakikita sa lahat ng facet ng kanyang pagkatao, hindi mo ba pwedeng sabihin I love you? Because love is acceptance. Pag sinabi mong I love you, hindi lang yun I love you because. Kaya mo rin dapat sabihin I love you in spite of. Yung kahit ganyan, akala ko ang ganda-ganda ng ngipin mo, yung pala plastic. Di po ba? Pag umuulan pala, nabuburang yung kilay, mahal. Oh. Kaya pala ayaw mag-swimming, mabibisto. Oh. Kaya pala laging nakalong dress, hindi naman pala conservative, puro bakokang. Eh, kasi yung iba conservative, kahit nagsuswimming yata, nakapants at nakabaro pa over, hindi mo talaga mabibisto yan. So, love is acceptance, but what is there to accept? Dapat alam niya na yun. Hindi pa dalos-dalos binibitawan ang salitang mahal kita, at hindi rin yan dalos-dalos na tinatanggap. Sapagkat yan ay isang sumpa pag sinabi mo sa isang taong, I love you. Kaya mahalaga na kilalanin ang tao bago lumundag sa anumang relasyon. Beware of someone who easily blurts out, I love you. Baka mamaya, yung pinadala sa inyong sulat, actually, to whom it may concern. Ang dami pala. Courtship ideally should be based on friendship and familiarity. What do I mean? Ang pinakamagandang courtship, sa tingin ko, magkaibigan muna kayo dati. At wala talaga kayong mali siya sa isa't isa, bigla na lang na nararamdaman mo, pag kumakain ka ng ginatanaw, kikita mo dun sa mangkok yung mukha niya. Pag umiihip ang hangin, naririnig mo ang kanyang boses. Pati sa mga configuration ng mami, parang buhok niya ang iyong nakikita. So, teka, in love na pala ako sa kanya. You wake up one day and realize na meron ka na palang pagtingin. Kasi alam niyo kung bakit maganda yung magkaibigan muna kayo? Kasi hindi kayo plastic. Yung totoo, nakita. Minsan inuutang-utangan ka pa ng lalaking ito. Alam mo. Eh, pero kung sa umpisa pa lang yung mechanics ng relasyon ninyo, yung kanyang structure, courtship, syempre, pakyut ng pakyut si lalaki, pakyut din ng pakyut si babae. Yung pala pag naghikab, kayang lumunok ng tren. Pero syempre, pag nililigawan, pigil na pigil yan, ganyan na ganyan. Hindi mo alam ang totoo. Kaya isang maganda, magkaibigan muna. Maganda yon. Although it doesn't always happen that way, but if you had the freedom of choice and the luxury of choice, maganda yung choose from among friends. Kasi hindi plastic ang pakikitungo nun sa'yo, mas totoo. Hindi siya nagpapakyot pirme. So, tulad nga ng binagit natin, love is not I love you if. I love you if you will memorize John 3:16. I love you if magpapastor ka. Or I love you if hindi ka magpapastor. Maraming babae, ganun requirement. Ayaw nila magpastor ng kanilang nobyo dahil ano daw mangyayari sa kanila, pastor's wife. Totoo nga naman, pag tinignan mo, maraming pastor's wife, nakaka-discourage tingnan dahil mga mukhang tiriringgay. Hindi na yata maibili ng pastor ito ng pulbos o ano, kupas-kupas na yung duster, may na nakakapit na kaliskis doon sa pisngi. Sabi, ayoko maging pastor's wife, maliit ang kita ng pastor, o ganyan-ganyan. So, may mga kondisyones. So, dapat hindi I love you if. Kung meron kayo ngayon na binabalak o sa palagay nyo, mahal nyo, tanungin nyo, mahal ba kita dahil? Dahil ganito ka, dahil matalino ka. Paano kung bigla kang nahuhulog sa hagdan na bagok at bigla kang nabubing? Love pa ba kita? Paano kung hindi mo na ma-spell ang Mississippi? Hahangaan pa ba kita? Baka kasi mga I love you if eh. Di ba?
Meron naman, I love you because. I love you because you are what? Thoughtful. Paano ako nagka-amnesia, pati pangalan nyo hindi maalala? Mahal nyo pa. Ang daming fake na pag-ibig. Ito yan sa mga greatest deception ni Satan, to deceive us that we are in love. So that we will make all kinds of emotional and irrational decisions that we later regret. Diba, there's a very thin line between love and hatred that it is so easy to hate the one you used to love. Yung dati mong hinahangaan na halos sambahin, after a while, nandidiri ka. Gano'n kaya sa karami sa inyong nakaranas na nun, na hindi mo maubos maisip kung bakit, kasi mo talaga yatang baliw ako nun. Bakit ako nagwapuhan sa kanya o bakit ako nagandahan sa kanya? Ngayon, nagising na ako. So, is it I love you if and I love you because? But as I said, and many people will agree, true love is I love you in spite of. Kahit na, mahal kita kahit may walo kang kapatid na pag-aaralin. Diba? Mahal kita kahit bingo-gera ang nanay mo. Mahal kita kahit ganito, kahit ganyan. Dahil pag-ibig na nga siguro yon. Love as feeling is not always permanent. Isa yan sa mga dapat nating tandaan. Love is never on automatic. It is always on manual. It must always be renewed and refreshed, rearranged, repaired, and reinvented all the time for it to be challenging. Marami na siguro kayong nabalita ang mga tao na sinasabi, they fell out of love. Yung nawala ang pag-ibig. And there's nothing more vain or bitter than finding yourself in a situation kung may asawa na kayo, na magigising kayo ng alas tres ng umaga, may konting liwanag ng buwan na pumapasok sa inyong kwarto at tumatama sa isang mukha ng isang taong nakanganga at naghihilik na hindi niyo mahal. Siyempre, pag hindi niyo mahal ang tao, dinidikitan lang kayo, nakakadiri. Diba? E paano kung you fell out of love in marriage? Eh, Kristiyano ka pa naman. Talagang till death do us part. Hanggang buhay kayo, paano na kayo? Kaya hindi ganyan-ganyan-ganyan lang yung pag-aasawa. Dahil, hindi naman laging kung in love kayo ngayon eh, mananatili kayong in love eh. Nawawala yan eh. Pag hindi naalagaan. Pag nawala na, yung pag-ibigan, nagiging bilangguan yun. To be finding yourself trapped in a loveless marriage is one of the most terrible things that can happen in this planet. So, pinapahalagahan. And we must also remember that love, though God-given, is probably not dictated or specially designated by the Lord. Ibig sabihin, sobra naman kayo romantic pag sinabi niyo, I think God created you for me. Wow naman. Sobra na yon. Maraming mga kombinasyones ng personalities na pwedeng magkaroon ng magandang pakikitungo sa iba pa rin maraming kombinasyones ng mga personalities. Hindi naman pwedeng kayo lang talaga ang nilikhan ng Diyos para sa isa't isa. After all, wala namang biblical verse to support that. But there are many people who say that because they're too romantic. Yun ang isa sa mga greatest miracles that happen. How two individuals find each other from various and very variant cultures and backgrounds. And then how they can love one another and accept each other until death. That is one of the greatest miracles. And of course, that leads us into the issue of courtship. Kung clear na sa atin kung ano nga ba talaga yung love, siguro pwede nang pag-isip-isipan, ano nga ba yung courtship? Napakadalas na nagtatanong ang maraming young people. Probably some of you still ask this. I don't know if you asked this when you were younger. When may a man court? Kailan daw ba pwedeng manligaw ang lalaki? Madalas yung tanong yan, lalo camp. Kailan ba pwedeng magpaligaw ang isang babae? Palagay ko hindi yun ang dapat itanong. Ang dapat itanong, ano ba talaga ang layunin ng ligawan? And kanina, tinulungan na tayo ni Webster. Ang ligawan pala ay para makakilala and to win the affection of someone para makakuha ng pangako ng kasalan. True courtship must have marriage in mind. Si Webster lang yan, ang taas-taas ng pagtingin niya sa courtship. Lalong-lalo siguro tayong mga Kristiyano. Mas mataas dapat ang pagtingin natin. At kung sa pagtingin lang ng Webster Dictionary, courtship should lead to marriage. Dahil para ano? Bakit nga ba may ligawan? Para lamang may nagpapadala sa inyo ng Valentine card? Para lang may nagbibigay ng bulaklak? O para lang merong kayong ka-HHWW? Holding hands while walking. Ano yun?
Ang babaw naman kung ganun lang, dahil kaya nakikipagligawan para naman ligaw. Bakit nang liligaw ang isang lalaki? Dahil gusto niyang pakasalan yung babaeng yun. Sabi nga yung mga lalaking, hindi ko naman intention yan. O anong intention nyo? Ba't kayo manliligaw kung hindi nyo gustong pakasalan? Para lang maging girlfriend for 1 month, 1 semester, 2 years, tapos iba na naman uli. Hindi yata ganun, lalo Kristiyano. At yung babae, ba't mo nakikipagnobyo? Sa mo, yan bang lalaki ang pakakasalan mo? Hindi naman, layo-layo ng pinag-uusapan natin. Eh, ba't ka nakikipagnobyo? Para ano? So courtship, in our definition today, must have the intention of marriage. So kung hindi kayo handang pakasalan yan, hindi pa panahon para ligawan yan. Paano kung sagutin kayo ngayon at pakasal bukas? Anong sasabihin nyo? Teka, hindi pa ako handa. Eh, ba't ka naliligaw? Dapat clear. May goal eh. May goal. A young man may court when he is ready to get married. You don't court just to have a girlfriend for having a girlfriend. You court a girl that you want to marry. A young lady may start entertaining suitors when she is ready to get married. Meaning, you entertain only potential candidates for marriage. Pag alam nyo agad na hindi ito potential candidate for marriage, frankly, but tactfully stop any unwanted suitors. Baka naman 3 taon nang liligaw-ligaw sa inyo, bigay ng choknat, ng surge, di ba? Tapos yung pala, wala rin naman palang inaasahan. That's cruelty. Pag babae, in-entertain nyo ang suitor, ibig sabihin, pwede nyo rin sabihin, sige, tingnan natin ang konting panahon kung mahuhulog talaga ang love ko sa'yo, pero talagang from the beginning and from day one, pwede ka naman talaga. Dapat ganun. Kasi kung hindi, bakit nyo entertainin? Entertain only qualified candidates. At mga Kristiyano, alam nyo naman siguro yung number one requirement nun. Dapat kapatid sa Panginoon. How can two people walk together when they do not agree? Pero maraming Kristiyano, alam na yon, ginagawa pa yung kabaligtaran. I tell you, I can give you a never-ending list of people I know na alam yon, nakipagsapalaran, at ngayon talaga namang nakalugmok sa kalungkutan ang mga buhay nila. Dahil susuwayin mo yung Diyos, alangan mang mas marunong ka sa Kanya. At alangan namang sumuway ka sa Diyos at pasaging masaya ka. Di sumuway na tayong lahat. Nakakalungkot yon. Pero dahil in love, baliw na baliw, pati ang Diyos tinatalikuran. Ngayon, you wake up one day, nakakasal na, nakatali na, biglang disaster. Paano? Crispin, Basilio. Ang daming nagiging ganun. Dahil, hindi ginamit ang espiritu ng Diyos, hindi ginamit ang utak, ang ginamit puso. Pag yung puso na yan, lagi niyong pinakinggan, kayong pinakakawawang tao sa daigdig. Dapat din naman pinakikinggan, pero hindi lagi. Kasi ipapahama kayo niyan. Yung emosyon. Kasi, although emotion is God-given, Satan has distorted emotion beyond recognition. Kaya diba sabi, let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend. Diba may ganung kanta? Kahit ako pumunta sa impyerno bukas, samahan mo lang ako ngayong gabi. Anong klaseng mentality yun? So, kailangan, alam natin, potential candidate. When is that? When you are physically, mentally, socially, spiritually, emotionally, and financially able to marry. Mag-aasawa kayo, nasitita na nyo sa nanay nyo. Di problema yan. Alam nyo, problema yon kasi ang bawat bahay may reyna. Hindi pwedeng 2 babae ang reyna dyan kasi iisa ang trono. Pag itinira nyo, asawa nyo sa nanay nyo, gulo, World War III. Guerra Mundial Tercera, sabi nila. Dahil, siyempre mag-aagawan niya kung sinong reyna. Lalo namang nakakahiya na yung asawa nyong lalaki, ititira nyo sa inyo. Kaya kung hindi nyo kaya, wag muna. O kaya, gusto nyo mag-asawa, magtiis kayong tumira sa malaking tupperware kung wala kayong bahay, pero huwag kayong makisuno sa inyong mga magulang. Magtiis kayo kung wala kayo. Magtiis kayo. Tumitibay nga ang pagsasama sa pagsasama ng pagtitiis. Pero huwag kayong makikiride, yung free ride sa mga kamag-anak. Kasi nawawalan kayo ng dignity noon. So a Christian man should limit his choices to Christian ladies and vice versa. Dapat, life verse nyo hanggang mag-asawa kayo, 2 Corinthians 6, 14
to 16. Do not be yoked together with unbelievers. Malinaw yun. For what the righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? We are the temple of the living God. And God said, I will live among them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Kung meron sa inyo ngayon, may relasyon o in love kayo sa unbeliever, well, huwag niyo naman biglang telegramahan ngayon na tapos na tayo. Pero, mag-isip-isip kayo bago kayo mag-commit talaga. God will not decide for you. Eventually, you have to decide for yourself. But you've got to be responsible for your decisions. Because you will be accountable for your decisions. So, anong gagawin kung meron na kayong unbelieving sweetheart right now? Siguro meron ditong mga pito. Pito, bilangin natin saan-saan nakalagay yung mga pito na may mga unbelieving sweetheart. Diba? Kung mayroon na, huwag niyo naman biglang i-break. Bring them to the Lord. Him or her. At bigyan niyo ang sarili niyo ng reasonable time. Halimbawa, 6 months. 1 year. Kung talagang walang mangyari, gumising ka maruha. Diba? Baka naman 5 taon na kayo naghihintay. Nalampasan na kayo ng magagandang kandidato. Diba? Pero huwag niyo naman bigla-biglang putulin. Malay niyo naman, magamit rin kayo ni Lord. Kaya lang, huwag nga kayong nambobola na ah, kaya lang man ako nakapag-relation para siya mawin kay Lord. Don't be an evangelical prostitute. Ibig niyo sabihin, makikipag-nobyo kayo sa lahat ng lalaking gusto niyong masave, pero bakit naman doon lang? Eh kasi gusto niyo rin naman yun. So huwag niyo inisanasangkala ng Diyos o evangelism. At walang nangyayaring ganun. Meron nga, inuutupan nila yung babae o lalaki. Kunwari, sasama-sama pa nga sa fellowship. Pero pag pinakasalan na, kaladkad na naman sa prosesyon. I know, many cases. Inuto ng lalaki ang babae dahil sinabi agad ng babae, pag hindi ka na-save, wala na tayo. Pag hindi ka naging Christian, eh yung lalaki, gusto niya talaga yung babae, pinadama. Kataas-taas ng kamay pag nagpe-praising. Ang lakas-lakas mag-hallelujah. Pagkakasal na pagkakasal. Balik lahat sila. Ang bahay nila na puno na naman ng mga kuno-anong mga anito, blah, blah, blah. Ang babae ngayon, ayun. Anong magagawa niya? Eh, nagpadenggoy siya eh. Huwag niyo sasabihin na pag hindi ka naging Christian, hindi kita i-consider dahil uutuin kayo. Kailang quiet lang kayo para malaman niyo kung anong tunay na nasa kalooban. And mostly, siguro, hindi kayo yung dapat mag-minister. Dahil lalo ko ang ganda-ganda niyo, oo nang oo yan, accept nang accept. Kahit 1,000 accept na, accept pa rin yan. Dahil nililid niyo eh. Dapat, have other male friends minister to these boys. And, you know, have other female friends minister to these girls na gusto nyo. Para mas natural yung sharing. Sometimes gagamitin kayo, but most of the time, hindi. Iba ang nagagamit. Para talagang mas honest, mas effective. So, bibigyan nyo ang sarili nyo ng deadline. Kasi lugi kayo, endlessly hoping and waiting for somebody, and you are being what? Passed by a lot of opportunities. Tatandaan ninyo, ang Diyos magaling. Kahit kailan, hindi tayo nagiging mas magaling sa Kanya. Kaya kung merong hindi niya gusto para sa atin, meron siyang gusto para sa atin. And one of the greatest goals of love life and courtship is to find God's will for you. Hindi yung will niyo, hindi yung will ng nanay niyo, dahil maraming manay ang anak, yan ang sagutin mo. Diba? Alam niyo ng mga matatanda can become very materialistic. And because of their experiences in life, kaya sila nagiging ganon. Gusto nila tayong iligtas sa mga kalungkutan at hirap na dinanas nila. Pero hindi nila alam to get into a loveless marriage, ibang uri naman ng kalungkutan at hirap yon. So, kung meron kayong unbelieving sweetheart o suitors, tapos gustong-gusto nyo pa naman, ang lalim ng dimple. Diba? Kita nyo na ang lang sa dimple, sa lalim. Diba? Hindi nyo tuloy matanggihan. Pero hindi naman nadadaan sa dimple-dimple yan. Kailangan yung kalooban ni Lord. Katandaan nyo, pwedeng sundin nyo ang sarili nyo ngayon at masaya kayo. Pero in the end, kayo rin yung magiging malungkot at talo pag hindi si Lord yung nasunod. Huwag tayong maging short-sighted na yung immediate gratification ang iniisip. Dapat yung long range, yung malayo. Kailangan ganon. Never plan nor have the excuse to use courtship as a missionary tool. Hindi yun dapat. And of course, about courtship, kailangan it must be conducted, especially by Christians, in a wholesome and honorable way.
Hindi yung trip kita, trip mo rin. May mga ganyan. Oh, tight. Yun na. On na sila. Nang walang unawaan ko, ano ba to? Diba? Marami naman dyan naman, mahilig. Alam mo, pinagpe-pray kita. Bumenta na yan. Diba? Tapos dami mo nang naipag-pray. Yung iba naman, gusto mong blackmail. Meron akong vision and prophecy. And I saw you there. Diba? Will you contradict God's leading? Wala kang ngayong magawa. Then, prophet ito. Diba? Kaya maraming nagtatago sa likod ng Diyos. Kailangan paandarin ng kukote sa ganyan mga bagay. Sabi mo, eh kung will niya ng Lord, ba't naman ikaw lang nakakita ng vision? Ako hindi ko nakita? Iba ang nakikita ko. Kailangan pareho tayo kung talagang yan ang will ni Lord. Diba? So, courtship should be respectably long. Para nga merong test of time. O halimbawa naman, nagkasundo na talaga kayo, pwede na kayo ngayong ma-engage. Meron na kayong MU. Diba? Yung nagkakaunawaan na kayo, konting words lang, pero yun ha. Meron din naman ganun eh. Because in the experience of love, the heart can speak without words. Romantic, no? Pwede naman mangyari, pero kailangan din may words, nagkakaintindihan naman kayo, baka akala, misinterpretation mo pala, you have bad hermeneutics. Akala mo yun ang ibig sabihin. Several ideas that I like to propose to you when it comes to engagement. Hindi ko naman pwedeng magi ako ditong dogmatic kasi ito lang is a point of view. Dapat family and church should know. Para honorable. Wala dapat mga secret liaisons. Hindi pwede yung mga secret-secret, lalo secret married. Ano yan? The very purpose of marriage is to make a public announcement that you have become exclusive to each other. Ang suggestion ko sa mga pastor, meron kayong logbook, registry ng mga magnobyo. Kung honorable yan, ba't hindi irehistro? Ia-announce, ipapanalangin po natin ang dalawang ito sapagkat sila'y nag-iibigan at may balak magpakasal. Dapat ganon. Para yung mga iba na mga no parking, huwag na mag-park. Para may kaayusan. Dapat may kaayusan. Di po ba? Kung ikahihiyan nyo yon, huwag nyong gawin. Huwag kayong gagawa ng kinakaya nyo. Hindi pala honorable eh. Ba't nyo gagawin? Dapat in light, in darkness, twilight, or morning, or afternoon, ang ginagawa nyo, ginagawa nyo. If Jesus walk into the room, you will not drag what you're doing. Ibig sabihin, what you're doing is honorable. Kailangan pinapakilala sa church. May balak po sila magpakasal 2 years from now, idadalangin natin sa kanila. Silang dalawa. Alam ng lahat. Para merong kaayusan. Alam nyo, pag hindi kayo nag-ingat at lahat na lang na maganda ang dimple o maganda ang puyo, magiging nobyo at nobya nyo, sa kakontian ng Kristiyano, bago kayo mapakasal, laging nobyo nyo lahat ng lalaki sa church nyo. Di ba ganyan naman mga Kristiyano? Ting magka-camp, exchange basket. Tapos isang retreat, exchange basket. Nakakataklo, apat na nobyo ka. Yun pa naman na magiging mga abay din. Dahil kayo-kayo lang yan, local church eh, di ba? Habang buhay, nagkikita-kita kayo. O, di, kailangan honorable. Kailangan honorable yung relasyon. Kasi, kahit na naging nobyo mo ito, hindi kayo nagkatuluyan, pagdating ng panahon, magkakasama kayo sa choir, magkakasama kayo sa Sunday school, wala kang sukat na ika yung bahala. Kaya dapat honorable. Churches, it's good for churches to have registries of this. Tapos, nag-a-assign ka dapat ng mga senior couples na advisor ng magnobyo. Para pag nakakagalit, nagtatampuhan, meron silang sinusumbungan, sinasabihan na Kristiyano rin. Minsan, mga kaibigan niya lang sa opisina, alam mo, ginanito niya ako, gantihan mo, ikaw magsini tayo. Ayan. Yung mga ipapayo sa inyo kung ano-anong mga kabalbalan. Kaya kailangan meron kang mga tagapayo na church people din, mga couples din. It's nice. I suggest mga pastors, oppress your members, gawin niyo ito. Diba? Gawin niyong gestapo ang inyong pamamahala, nakalista-lista dyan. Alam nyo ang mga single people ngayon, mga young people, pagka hindi nyo kinaden at tinalian, sa loob ng church, kutakot-takot na iskandalo at kabalbalan ang nangyayari sa loob ng church. Di bali na sana kung nangyayari sa labas eh. Yung pangarin eh, hindi dapat, pero mas mauunawaan mo na. Ako ngayon, I have a policy in the church. Ayoko nang magkakasal ng mga buntis. Kung buntis na kayo, doon kayo sa City Hall. Hindi kami kasali nung ginagawa nyo yan, pagkatapos yun, bigla nyo kami ang idadamay. Di ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Pagkabuntis kayo, diyan kayo sa mga huwes-huwes dyan. Dapat din deterrent eh. Kasi we are sending wrong signals.
we are sending wrong signals. The church should go back na maging strict. Kasi, siguro, para dumami na lang ang member, o sige, pwede na rin yan, pwede na rin yan. And the church will lose her saltiness. Nagkaroon ko ng mga pagkakamaling ganyan. Nung araw, may mga ikinasala ko na alam ko ng mga 2 months, 3 months, pero nalaman ko, disastrous din ang mga ending. Sabi ko kasi, nagkamali na, nag-repent na, paano ba yan, ikasal na. Pero ngayon, sige, bago kayo gumawa niyan, isipin ninyo, hindi kayo ikakasal sa church, you will not have an honorable kasalan. Buntot nyo, dihilahin nyo. And then, of course, also on the engagement, social activity should be wholesome and honorable. Mga magnobyo, you should avoid being alone too often and too long. Avoid very private places and situation. Dapat nga, pag magkatabi kayo, merong mesa sa gitna eh. Dahil ang dali-dali naman na maging isang anino ang dalawang tao. Akala mo isa, nung tingin, ay, dalawa sila, ba't isang anino? So, to make a long story short, dapat walang premarital sex. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yun, malakas. Oh, dapat, wala. Anong sabi ng 1 Timothy 5:1-2? Treat younger men like brothers, older women like mothers, and younger women like sisters, in all purity. Kailangan pure yung pagtingin mo sa isang tao. 1 Thessalonians 4:3-7, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God, and that in this manner no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to impure, but to live a holy life. Dapat, lalo pa nga meron kayong balak pakasalan, dapat mas banal ang relasyon. Kung meron kayong nobyo, meron kayong nobya, dapat ang policy nyo ganito, kahit hindi tayo magkatuluyan, wala akong ikahiya. Kahit hindi tayo magkatuluyan, at biglang magkasama ulit tayo sa choir, o sa Sunday school, o sa mission board, wala akong ipangingini sa'yo. Dahil hindi mo naman nakabisa kung nasa ng mga nunal ko, no? Dapat ganun. Wala akong ipangingini. Magkita tayo sa, magkasukob tayo sa isang payong. Yung isa nating sister, naging asawa mo, hindi akong natuloy. Wala akong papangingian sa kanya. Makakaharap ako sa tao at sa Diyos nang walang pangingini. Dahil nandun lang tayo sa tama. Kaya dapat yun, you know, sex is beautiful, sex is wonderful. Otherwise, i-inventohin ba yan ng Diyos? But the point is, meron siyang tamang lugar. Outside of it, corny yun. Outside of it, oppressive yun. Gano'ng karaming babae ang pupunta sa akin, magpapakasal dahil buntis. Meron nga, willing pa. Kinausap ko ang lalaki dahil meron akong discernment sa kanya. Magpapakasal sila. Buntis ang babae. Kung hindi ba siya buntis, papakasalan mo? Hindi makasagot ang lalaki. Ibig sabihin hindi. Kusagutin mo, kung hindi ba buntis siya, hindi pa ho siguro or hindi siguro. Eh, ba't mo papakasalan? Eh, kasi mo kawawa naman. Eh, bakit mo ginanon? Naawa ka pala. But the point is, sabi ko, hindi ko kayo pwedeng ikasal kasi wala naman kayong love. Nagkamali na nga kayo. A greater mistake is, mapakasal siya sa'yo, tapos pagkakasal, para lang huwag siyang mapahiya, pinakasalan mo. Tapos, makikisama ka sa iba, may iba kang babae. Eh, paano siya? Kung dumating yung point na meron talagang mahal siya at minahal siya, hindi na siya malaya. Hindi naman talaga honorable maging dalagang ina. Pero mas miserable naman siguro yung may asawa ka nga, pero hindi ka naman mahal, at na-inlove ka sa iba, at may mahal sa'yo, nagmamahal sa'yo, hindi ka na pwede dahil kasal ka na. Sabi ko, I cannot. Kung gusto nyo, pakasal kayo sa iba, pero ayoko kayong ikasal. Kasi magiging prison lang yung kasalan. Hindi naman natin ka kung maitatama yung ginawa nyo yung immoral act nun by going through the act of marriage now eh. Mali na yun, yun na yun. Hindi naman pwedeng ituwid ng isang mali, ang isang pagkakamali. Dumami yung mali. So, ganun nga ang nangyari. Hindi sila nagpakasal. At ngayon, talaga namang iniwan na talaga siya ng lalaki. E di at least malaya siya ngayon. Kung umibig man siya at may umibig sa kanya, at tatanggapin ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay, malaya pa siya. Pero yon hindi ko ididikta sa inyo. Stand ko lang yun eh. That's how I look at it. If you look at it another way, it's your liberty. This is a free country.
How not to get into sex? Yan ang isa sa mga questions, di ba? Avoid petting dapat and necking. At dapat hindi kayo nagjujudo, nagkukungfu, kung ano-ano mga ginagawa niyo magnobyo. Avoid being physical. Lagi ang tanong na ba, paano po yung kissing? Kung sasabihin ko naman sa inyo, huwag kayong mag-kiss, hindi naman kayo susunod. So let's work out something that will be, I think, practical and useful. Kung magkikiss kayo, no more than 1 second. O at least gusto niyo mag-express ng inyong emotion and affection, a smack here and there. Hindi naman yung nagkabuhol ng mga pustiso niyo. Kailangan niyo pa ng orthodontist para kayo paghiwalayin. Nakakahiya. Nangyayari yun. Baka akala niyo, lalo yung may mga brace. Hindi magkahiwalay. Dumadating pa sa dentista, dinadala ng iba, nag-ganon. O diba, kahiyahiya naman yata. Ikakahiya niyo na makita kayo ganun ng publiko, di huwag niyong gawin. So, pwede naman siguro mag-express ng affection. Kaya lang, pag lumampas na yan ng 1 second, lalo pag more than 3 seconds, last na yan. You can never differentiate anymore between affection and lust, especially when the pituitary glands get involved. Eh kung Freudan ang takbo ng utak nyo, sisipihin nyo yung pituitary gland, hindi ang inyong sarili. Which is of course irresponsible. But the point is, why put yourself in a situation where your glands might take over? Eh di dapat, huwag yung ilagay ang sarili doon. So, mahalaga, avoid too much physical intimacy. Ang tanong na naman, eh, paano naman yung holding hands while walking? Hindi nyo naman siguro dapat i-advertise sa publiko yan eh. Yung palagi kayong magkabuntot, magkahawak kamay, magkaakbay. Tuloy yung mga walang nobyo, they feel inadequate na insecure. Lalo mga babae, may kaibigan kayo, mga walang nobyo. In their presence, huwag nyo ipinapakita masyadong intimate kayo with your nobyo dahil sila talagang, ay kahit sino unang dumaan dito nakapula, sasagutin ko na. Dahil naiinggit. O kaya they feel that something's wrong with me, ang mga friends ko, meron na ako wala pang nobyo. Kaya yung mga meron, dapat sensitive kayo dun sa may wala. Hindi dapat lagi ang dili-display. Kahit even among the guys. Hindi laging naiinggit tuloy yung iba, hindi pa nila balak na napapalundag tuloy doon dahil they feel abnormal sila. Kailangan sensitive tayo, lalo doon sa mga wala. Dahil yung mga wala, maramdamin. At mga insecure, aminin nyo na. Diba? So, madaling masaktan ang damdamin, madaling mainggit, madaling maging bitter. Diba? So, one of the more important aspects of being together is do not contaminate each other. Pananagutan nyo sa Diyos pag kinontaminate nyo ang isang tao. Lalo, mga lalaki. Diba? Don't contaminate the ladies dahil lang mahal kayo. At mga lalaki, pag pinipilit kayo ng mga babae, sabi nyo, igalang mo ang puri ko. Kristiyano ako. Bakit kayo natatawa? Babae lang bang may puri? This is one of the things we have forgotten, na ang lalaki ay may puri din. Na dapat ingatan. Kaya dapat, pareho lang. Bakit? Pareho lang tayong may moralidad, pareho lang tayong mananagot sa Diyos. Bakit sobra tayong maluwag pagka lalaki? Pareho lang yan. Pareho lang dapat tayong accountable to God for our body, for our conduct. Kaya pag ang babae, dikit ng dikit sa inyo, sabi mo, excuse me, sister. Respect me. Ganyan. Uy, iba tumatawa ngayon pero humihilig-hilig ng konti. Nababangga-bangga na yung katabi. Mga split-second joy. So, it's important. Partnership should glorify God. Isa yan. I like you to underline that. Your partnership should glorify God. Meaning, you serve God together. Or kahit separately, you serve God. Meron dyan, pagka yung nobyo nalagay na sa kabilang department, lilipat na rin doon. Sa cabin lang, naging iba yung cabin o BS group ng kabila, lipat na doon. Yung parang, naku, bakit tayo magkaiwalaan? Kailangan, may mga healthy na paghiwalay. Bakit? You don't build your world around the person you love. You build your world around God. Why? Bakit ba sabi ng Diyos, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and all your mind. So, napaka-egocentric naman ng Diyos. Bakit naman siya na lang ang lahat number one sa lahat ng tao? Pero alam niyo, the Lord revealed it to me. Why? Because God knows that whoever is number one in your life will become your God. At pag tao ang ginawa niyong number one in your life, kawawa kayo. Talaga. Una, iiwan kayo niyan.
sa dalawang paraan, dadayain kayo, sasama sa iba, o kaya, matapat na matapat sa inyo, e namatay. In both cases, kawawa kayo. Ang Diyos gusto niya siyang number one kasi alam niya, hindi siya namamatay. Hindi siya nang iiwan. Hindi siya nang dadaya. Kung siya ang may hawak ng ating puso, secure ang puso natin. Pag ibinigay niyo sa mga lalaking yan, lalo basketbolista, dribble-dribble ang puso niyo dyan. Fast break at kung ano-ano mangyayari sa inyo. Kailangan hawak ng Diyos. Siya yung number one. Kesa sabihin mo, alam mo, mahal kita, may balak akong gawin kang number two. Ano? Diba? Dahil si Lord ang number one. Kasi ay salamat, number two ako. Kasi maraming babae gusto number one. Pag kayo number one, delikado kayo, baka may number two, number three, number four. Pero pag si Lord ang number one at number two lang kayo, makakaasa kayo, wala nang number three. Kaya sabihin nyo nga sa inyong katabi, o dapat ha, number two ka lang. Naku, yung iba napasimangot pa, gusto pa talaga number one. Tama na tayo sa number two. God is number one. Diba? Mahalaga yon. So you serve God. And don't let your partnership take you away from the ministry. Meron nagliligawan ang tipag sa ministry na nagnobyo na wala na, naglaho, hindi mo na makita. Diba? Dapat, lalo kayo nagiging committed to the Lord pagka kayo naging magnobyo, hindi nagiging kayong committed. Committed ang utak, committed ang daigdig, nawala sa service, sila na lang ang naging tao sa daigdig. Kung magsubuan ng saging at ng sandwich, akala mo sila lang ang tao sa zoo. Eh, ang dami-dami, hindi nahihiya, lima, hindi kilabutan sa kanilang mga arte, na parang sila lang ang tao sa planeta. You should be considerate. Diba? Lalo meron kayong mga kaibigan na talaga namang hindi pa nabibili. Diba? Yung talagang, ayan, nandyan pa. Kailangan sensitive kayo doon. And the partnership should bring each other closer to God, not farther. Kaya pag mayroong proposal na activity ang inyong sweetheart, niya, teka, will that make us grow closer to the Lord? O baka, teka, palayo yata tayong dalawa. Dapat yata na itigil yan. Marami siyempre ethical issues na dapat isipin sa marriage, at saka lalong-lalo sa courtship, at saka dun sa engagement. Unang-una, for the men, of course, men must be gentle and considerate. Yung mga old-fashioned values, mahalaga yon, yung fetch and take girls home. Hindi nakikita nila kayo sa mga sulok-sulok, makikita nila kayo sa Jollibee, sa mga gilid-gilid, di ba? Nung nililigawan, sinusundo, nung naging girlfriend, o para practical, doon na tayo magkita. Bigla naging practical. So, kailangan, mahalaga yon yung ethics na yan. Lalong-lalo, nandyan ang mga magulang, papahalagahan natin sila. At, isang ethics, sisters and brothers, no parking sa mga meron ng sweethearts. Isang niya, paano? Gustong-gusto ko siya. Maghintay kayo. Pero huwag niyo naman ipanalangin magkagalit. Maghintay lang kayo in a neutral way. Diba? Pero pwede naman siguro kayo magparamdam kahit konti lang na just in case I'm here. You know, without verbalizing it, I will not tell you how. Pero dapat kaya niyong i-put across yun. Pero be ethical, huwag kayong sumisingit. Kasi, lalo kapatiran pa natin yan. So men do not treat other men like mga karibal. Don't forget ang sabi kay Timothy, treat every younger man as a brother. Kahit older men, brother. Yung brother kita, pareho tayo naliligawan, pero brother pa rin kita, hindi ibig sabihin, magkaribal na tayo, magkalaban na tayo. Ganon din yung mga girls. Sweet na mga friends, nung iisa na yung lalaki na pareho na gustuhan, magkalaban na. Hindi dapat ganon. The Lord must have a way of putting everything in order kung tayo lang magiging submissive sa kanyang mga pamamaraan. Do not let romantic interest turn you into competitors of the brethren. Hindi dapat yun, unethical yun. Sa mga ladies, do not accept any attention that you cannot and will not reciprocate. At huwag kayong mahilig magpalibre. Diba? Kung nililigawan lang kayo, hindi kayo tungkulin na pakanin. Yung iba naman, libre na, pwede ko bang isama yung tatlo kong friends? Ba? Dadagdagan pa na magagastusin yung... Siyempre, yung lalaki naman, pakitang kilas, yes, okay, pero sa loob, gusto ka suntukin nun. Kapal naman ito. Sa loob-loob, kaya lang, siyempre, naliligaw na kangiti. Diba? Huwag kayong nagkakaladkad ng mga lilibrihin. You know what, ladies? It cheapens you. So, yung tatlong banana kayo lang pala, masaya na to.
Ganun lang pala ang price tag nito. Huwag magsasama ng mga ipinaglililibre. And remember, ladies, respect the men's privacy. Pagka tinanggihan ninyo, jilted, busted, huwag nyo naman ilagay sa bulletin board ng church nyo. Huwag nyo naman ipamalita, ah, si ganun, ay, na-busted ko yan. Igalang nyo naman yung kanyang self-respect. Diba? Tinanggihan nyo na nga, huwag nyo nang yuraka ng dangal. Quiet na lang kayo. Kasi pag nag, alba, lalaki ako, nanligaw ako sa'yo, it's a social contract na ipinagkakatiwala ko naman sa'yo. Yung kaloob-looban ng puso ko. Kung ayaw mong tanggapin, huwag mong magikalat-kalat kung saan-saan. Ibalik mo na lang sa akin ang buo. Thank you. Yung mga iba kasi talagang ipinapamalita pa nila yan, dapat hindi ganon. Respect the suitor's privacy, especially if you reject them. And of course, dapat honest sa relationship. So, maraming mga paradigm shift sa society. Pero ang Kristiyano dapat, tayo ang nagpapauso. Hindi tayo ang nakikiuso. May pinauso yung isang kanta, yung gusto ko siya na maginoo pero medyo bastos. Bakit mo gusto ang bastos? Dahil marami daw babae na tutuwa, pag sila'y binabastos, masaya. Dapat ang mga Kristiyano, walang ganon. May tendency ha. Even Christian girls na na-attract na sa medyo bastos. Yung medyo rough, medyo pakanto-kanto boy dyan. Merong na-attract sa ganon eh. Mga Christian naman, dapat yung values natin, alam natin kung ano yung tama. Hindi tayo dapat makiuso sa sanlibutan. Tayo dapat ang mag-set ng uso. Ngayon, admittedly, hindi natin napapauso yung tama eh. Hindi tayo ganun ka-powerful sa society ng pag-set ng uso. Pero at least, the least we can do, huwag makiuso sa sanlibutan. Dapat meron tayong distinct identity. So, what about notes on life before marriage? Unang-una, life before marriage must be enjoyed. Huwag kayong mag-asawa agad. Hindi pa kayo nakakarating sa Timbuktu, sa Nepal, sa Paris. Hindi pa kayo nakakarating halimbawa sa Cagayan de Sulu, sa Banawe Rice Terraces. Hindi nyo na yung mararating kung mag-asawa kayo agad. Bihirang mangyari yun. Kaya, enjoy life. No reason to hurry up. Hindi katulad nung araw na tribal society. Marami ngayong bagay na dapat gawin, maraming naimbento ang sibilisasyon na maganda rin naman na makita, ma-enjoy ng buhay bago mag-asawa. Huwag apurahin yan. Ngayon, huwag naman masyadong huli. Diba? Siyempre, yung maganda-gandang kutis yun na parang ubas, pagdating ng araw, magiging pasas yan. Pag prunes na kayo, baka wala nang may gusto dyan. Huwag naman masyadong huli. Pero nung masyadong una, nabubot-nabubot pa, may asawa na. Dapat tama lamang yung panahon. No need to marry so early. And there's no need to have a sweetheart so soon. Alam nyo, yung may sweetheart advantage. May nag-aabot sa inyo ng pineapple juice. Paminsan-minsan, may pumupunas sa inyong pawis. Pagbasa kayo ng basang hindi nyo napapansin. Pero may disadvantage din yan eh. Nababakuran kayo. Tatandaan nyo ito. O, siguro, there are... Ipagpalagay na lang that there are 60 million Filipinos now. Ipagpalagay na lang. Let's say kalahati nun, lalaki, 30 million. No? Let's say kalahati nun, ng mga lalaki yun, one-third nun, may asawa na, 10 million. So, may 20 million pa kayong choices. Babae. Sa bawat isang lalaki na bibigyan nyo ng oo, you turn your back. On what? 29,999,000 other men. Baka lugi kayo. Di ba? Ganon din yung mga babae, lalaki. Pag isinanglan nyo na yung puso nyo sa isang babae, you have to turn your back on at least 20 million other choices. Eh, hindi pa napag-uusapan ng United Nations. Di ba? Ibig sabihin, babae, kasama kita ngayon. Ibig sabihin, dinedeprive ko ang 20 million women of this country of my presence. Di ba? Tiyakin ninyo na hindi nyo sinasayang yung presence nyo na yon. Pag masyado kayong maagang may relasyon, nababakuran kayo agad, you deprive yourself of choice. Alam nyo naman, sasabihin nyo, you are the brightest star in the sky because you're the only one shining. Eh, kaya naman pala itong gustong-gusto nyo na to, wala naman kayo nakitang iba. Ang masaklap sa lahat, kung asawa nyo na to at nakakita kayo ng iba, na talagang yun pala naman ang lukso ng inyong dugo
at lukso ng inyong puso, paano kayo ngayon? Eh, hindi rin dapat ang aga-aga niyan. So no need to have a sweetheart so soon, and you should not be also very late. Enjoy your freedom as long as you can. Sabi ng Ecclesiastes 3:1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Kailangan ang pagsasama ninyo before marriage o ang oras nyo before marriage must be constructive to the marriage that may come. Lahat ng ginagawa ninyo bago kayo magkaroon ng asawa, preparasyon din yan kung magkakaroon kayo ng asawa. Meaning, you don't get yourself so heavily damaged to the point na pag nagkaasawa kayo, ang nakuha na niya, ruins. Maganda lang ang ruins sa Europe at sa Egypt. Pero sa tao, hindi maganda yung ruins. Kailangan fresh pa rin kayo. Sabi mo, oo nga, 37 years old na ako, pero fresh pa ako ha. Dapat ganun, hindi yung tayo'y gutay-gutay na at gulag-gulanit at warak-warak na ang puri. Ano pa ang ibibigay mo dito sa mapapangasawa mo? And remember, I don't only mean the ladies. Men, may puri din. Kaya kailangan din yun. Sasabihin ng babae, anong mga isa sa mga pinakamaganda mong regalo sa akin? Ang aking damal. O, di ba? Ang aking kalinisan. Dapat yun. Kasi morality worth both ways. Hindi lang pambabae yan. So, before marriage, we must glorify the Lord. And there's one thing I'd like you to remember, everyone. There is life before marriage. Live it. There is life during marriage. Live it to the full. There is also life after marriage, kahit pa kayo mabalo. And there is also life even though there is no marriage at all. Because Jesus is life. And Jesus can be had in whatever civil status you are in. Marry only for love. Because love can help you accept many things that otherwise you will detest if there is no love. God is the author of love. Love is a gift. But like most gifts, Satan distorts love, romance, and intimate relations. Do not give Satan an inch in your love life. Do not give Satan a space in the absence of a love life. Kasi pareho yan. Meron kang love life at wala si Satan nang gugulo yan. Pareho lang. Those who have sweethearts, commit to purity. Covenant with each other. Make it honorable. Let the parents, let the church, let the barangay know about it. Diba? Adopt a senior couple to be your counselor, to pray for you. And those do not have, do not be obsessed. Mag-quiet time kayo. Magbasa ng Biblia. Maraming pwedeng gawin sa mundo. And those that have homosexual tendencies, huwag kayong mag-aasawa hanggang hindi kayo tiyak dahil dumadami ang mga problema at komplikasyon. Abstain. It is difficult na meron pa tayong idadamay dahil meron tayong problema sa ating identity. Dapat, hindi ginagawa yung marriage na cheap, na ginagawa lang cover up. Di ba kailangan? Nag-aasawa kayo, dahil in love talaga kayo. Do not marry for show. And definitely, do not marry for therapy. Kasi hindi naman nakaka-therapy yan eh. Nakaka-traumatize pa nga yan. So, if you're thinking you'll get therapeutic treatment, you might end up worse. At yung blessed singleness, bagay lang yan kay Paul. Bayaan nyo siya. Generally, you know that the Lord designed us physically, emotionally, to have a partner. I will advise you, while you can, go marry. For having lost but once your prime, you may forever tarry. Sabi ng tula. Merong tula nung high school literature, ang sabi, to the virgins to make much of time. Natatandaan nyo yun? Absent kayong lahat nung itinuro yun. Sinasabi doon, gather your rosebuds while you may. Old time is still a flying. And the same flower that smiles today, tomorrow will be dying. In other words, habang pwede, I will advise you. Mas mabuti palagay ko sa buhay ng tao ang may asawa kaysa wala. Mangilan-ngilan, one in a million, meron siguro talagang tinatawag sa sinasabi nilang single blessedness. Pero, pakonsuelo de bobo lang yan eh. Bihirang-bihira talaga yung totoong called to it. Dahil yung mga ganon, gusto rin nun. May nag-aabot-abot din ng kape. May huhuli-huli ng kuto nila habang sila eh nagpapahinga.
Masarap naman siyempre may problema ka, may nasasabihan, nahihingahan ng sama ng loob, nasusumbong-sumbungan, di ba? Nabubulyaw-bulyawan kung minsan mainit ang iyong ulo at alam naman niyang yun ay ganun lang, hindi naman totoo, may napaglalambing-lambingan. Ganun naman ang gawa sa atin ng Diyos eh. Siya na nga ang may sabi, it's not good for man to be alone. Ngayon, kung talagang walang choice, kasi nandiyan na tayo sa sitwasyon na yon, sa kanya na lang hanapin yung blessedness. Ang corny naman ng pastor na nanliligaw, kung mabasted ka, mas corny. Kayo mga gusto magpastor dyan, bago kayo magpastor, may girlfriend na kayo dapat. Kasi ang corny ng pastor, nahahabol-habol, liligaw-ligaw. Corny talagang tingnan. Ito na busted ka pa, lalo nakakahiya, member mo pa naman yon. And that is one of my suggestions also. Bago kayo maging successful, bago kayo maging matagumpay or what, may mga partner na kayo, mga kaibigan partner. Kasi, you know, stations of success, yung worldly success ha, in life, can build walls around you and can make socialization very artificial and very difficult. And also, you become paranoid. Kasi pag may dumidikit sa inyo, isipin nyo, mayaman lang kasi ako, o successful kasi ako, o mataas kasi yung position ko. So, make much of time. Ang ubas, nagiging prunes. I don't want to disconcert and to disturb yung may mga sinasabi dyan ng mga single blessedness. Meron naman talaga nun, dahil si Paul nga sinabi yon. Pero kukonti ang Paul, at si Paul ay napugutan pa ng ulo. Di ba? So, hindi naman siguro dapat ambisyon na maging Paul lahat tayo. Meron talaga. At pag ganun yon, you will know. But what I'm trying to say is this, brothers and sisters, because we are the people of truth, huwag kayo nagsasour grape o nagtatago behind single blessedness, while inwardly, gusto nyo naman talaga, wala lang talagang dumapo. Diba? So, ang mahalaga rin, put yourself in the market. Diba? Dadalas-dalasan nyo ang ganitong mga pagtitipon. Kung sa inyong church, wala talaga kayong choice, gumawa kayo ng mga inter-church fellowships, blah, blah, blah. Broaden your market, di ba? Para tumaas ang GNP. Export yourself. Siyempre naman. Tsaka alam nyo, maraming lalaki, pardon the word, but I'll use it because that's what I really feel like using. Maraming lalaki, bobo. Ang gusto nila yung mga haliparot. Diba, yung mga social butterflies, hindi napapansin yung ang huhusay na babae dahil tahimik. Gusto yung pag humalakhak, dinig hanggang mabalakat. Lumalakad ang buhok, humahampas ang mukha ng lahat ng tao. You know, men are attracted to loud girls. Yung mga ang neckline ay hanggang pusod. Ang mga slit hanggang kilikili. Maganda lang yan tingnan, pero hindi yan magandang asawa. Kahit sa church namin, sinasabi ko to sa guys, tumingin. Ayan ang magagandang choices. Para kasing manang. Mga girls, huwag naman kayong manang look. Diba? Pasigla-siglahin nyo naman yung dating ninyo kasi yung mga taong makikita lang kayo, inaantok na. Kaya na masigla, lively, vibrant. Diba? Kasi, ganun eh. So, dapat i-market ang sarili. Hindi ko naman sinabi na maging haliparot kayo, diba? Dahil hindi tama yon. Pero, lagyan nyo naman ng kulay, vibrant, yung personality. Hindi naman yung magbibihis kayo, mukhang madre. Baka kayo madasalan. Alam nyo naman yung mga matintimang birhen, hinahangaan, pero hindi nililigawan. Hanggang hangaan na lang kayo. Diba? So, dapat mag-determine din kayo, ano ba gusto ko, nasa pedestal na tinitingala? O, kapantay ng iba, pero masaya. Ano ba talaga? Without compromising your morality. Ang gusto kong reminder sa mga guys, tingnan ninyo yung hindi tinitingnan ng lahat. Kasi maraming hindi nakikita na ang gagandang choices. Ang tingnan nyo yung pagkatao, di ba? Yung personalidad, yung kalooban. Yung kalooban, mahalaga yun eh. Yun ang hindi kayang igupo ng panahon. Alam nyo, physical beauty is very attractive. But after a while, nature will take its course and gravity will do its work. To the point that everything will fall to the ground. Pagka ganon, pantay-pantay na rin lahat yan.
Make sure that 30 years, 40 years after your marriage, you become more and more thankful for your choice. Ano nga ang sabi ng kanta, maging si Balagta, sabi niya, ang paglililoy nasa kagandahan. Huwag tayong masyadong mabaliw sa kagandahang panlabas. But women, talaga namang mahalaga rin yung kagandahang panglabas. How deep can you get? Sasabihin ng iba, beauty is only skin deep. Sour grape lang yun ang hindi magaganda. Diba? But the point is, ano pa ba naman, gano'ng kalalim ang gusto niyong beauty? Yung sabi niyong, you have very attractive pancreas. Gano'ng pa ba naman kalalim ang beauty? Talaga naman skin deep lang yun eh. Ang mahalaga, sa loob, may espiritu pa rin at may katotohanan. Pero hindi ko mamalalim kayo at may espiritu, eh yung skin deep ay kinakalimutan. Kasama yon sa buong packaging. Di po ba? Because God is a God of beauty. And every girl is beautiful. Kung mahahanap lang niya, yung tama dapat gupit niya, di ba? Yung tama dapat na damit niya, yung tamang kulay niya, ang lahat ay maganda. Yung iba lang kasi, poor on choice. Hindi tuloy nagniningning yung God-given beauty. But beauty is part of it. Grooming is part of it.